Okay, magandang hapon po sa inyong lahat, mga kaibigan. O, ito pag-usapan natin. Itong sinabi ni Senator Bato de la Rosa, bago po kasi mag-suspend yung hearing o dyan po sa, ano, sa Senado, ito nga pong investigation into the assassination of Negros Oriental Governor Roel Digamo na pinangungunahan ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinangungunahan naman ng chairman na si Senator Bato de la Rosa. So bago magtapos yung session o yung investigation ng ano, o masuspend lang, hindi pa po kasi tapos eh, suspended lang nung Webes, eh meron siyang sinabi. At sinabi ni Senator Bato de la Rosa ay nagalit daw itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte o dito sa mga Tebes. Ha? Kasi alam natin ano to eh, mga magkakaibigan to eh. Di ba merong alam mo sa picture na si Senator Bato, eh may picture, casual picture mga kaibigan na hindi po yun official na gathering. Kundi naka-t-shirt lang, naka-shorts. Siguro ano, talagang meron silang ano, banding ni Arnie Tebes. So hindi natin alam kung saan yun. Pero most probably sa ano lang yan, siguro sa resort o sa bahay ng mga Tebes. Kasi hindi naman masyado umalis yun eh, di ba? Kung mapansin natin yung mga pulis doon nagpupuntahan sa bahay niya. At doon nagsasayawan, party-party. So, yun, medyo masasabi natin na close. Malapit itong si Congressman Arnie Tebes dito kay Senator Bato de la Rosa at maging kay Pangulong Duterte. Pero this time, mga kaibigan, sinabi ni Bato de la Rosa na nagalit itong si Presidente Duterte, si dati Pangulong Duterte, kay Tebes. So bakit nagalit? Kasi mga kaibigan, gaya nung napapanood natin dyan sa hearing, naku, kung manonood kayo, halos lahat na po ata ng katulonggisan, nailabas na kontra sa mga Tebes. Lahat po mga kaibigan eh, lahat ng klase. Killing, abuse, mga physical injuries, physical abuse, land grabbing, pati na yung obstruction of justice. Nandiyan na lahat eh. Kasi kung mapapanood ninyo, kung talagang sumusubaybay kayo, hawak sa liig ng mga Tebes, mga pulis, mga fiscal, mga abogado. Wala ngang abogadong gustong ano, tumayo laban sa mga Tebes eh. So, walang nagagawa yung mga tao, yung mga naaabuso, wala silang nagagawa, kundi tumahimik na lang. Kasi kapag pumunta sila sa police station na magreklamo, sasabihin ng police, nawate, wag na, baka sumunod ka na dyan, o baka ikaw naman ang magkaproblema. So, ganun yung nangyayari. At kung medyo malakas naman ang loob ng nagreklamo at umabot sa korte, wala pa rin, tagilid pa rin eh, bakit kanyo? Kasi yung mga judge, kayang-kaya nilang kayang-kaya nilang aregluhin. So, walang nangyayari kapag nilabanan mo ang mga Tebes dyan sa Negros Oriental. At ito mga kaibigan, ito matindi. Kaya daw nagalit si dati Pangulong Duterte. Kasi lumapit daw itong Gokong Wei. Ito mga kaibigan, itong Gokong Wei Group, malaki po itong mga negosyante. Hindi po ito basta-basta. Kilalang kilala po ito na malalaking businessman dito sa Pilipinas, itong mga Gokong Wei. Sabi nga daw ni Presidente Duterte ay kinukumpirma niya na bumili ng lupa itong Gokong Wei dyan sa Negros Oriental sa Tebes, siguro sa mga ninunong ni Tebes. At ang nangyari ay dumating yung time na talagang ginigipit sila at dahil sa sobrang mga diskarte ginagawa laban sa mga Gokong Wei, napilitan sila na i-give up yung lupa. So, ito, apart from the spate of killings and attempted murders allegedly involving the Tevez family in Negros Oriental, Senator Bato de la Rosa said that even the Gokong Wei Group was pressured into surrendering a land title to the Tevezes. Kalimutan ko palang banggitin, last night, tumawag sa akin si President, former President Duterte, at gusto niyang ipaalam dito sa committee hearing na ito na kinukumpirma niya na pumunta sa kanya yung mga gutyansi, yung may-ari ng gutyansi. Ano yun? Ano yung Rubina? University of Rubina, sino may-ari niyan?
Gokong Wei pala, Go Chansey, sorry. Gokong Wei pumunta sa kanya at nagreklamo tungkol doon sa lupa na kanilang nabili doon sa kay late Herminio Tevez na pamilya, na sila daw ay talagang ginipit doon at napilitan na lang silang i-give up yung lupa na kanilang pinagmamayari dahil lahat na lang ng diskarte ay ginawa laban sa kanila para mawalan sila ng gana sa lupa. So yan lang ang sabi ni President, former President Duterte, sabihin mo doon sa hearing, naggalit ako dyan dahil naglapit sa akin si Gokong Wei. Kahit na hindi nagpunta dito sa Gokong Wei ngayon, inibitahan natin yung Rubina, Universal Rubina, pero gusto niyang maparating, sabi ni former President Duterte. Naggalit ako dyan dahil talagang lahat ng expletives na sinabi niya at ayaw ko nang i-re-echo dito sa hearing na ito. Lahat ng expletives sinabi niya. Hindi, wala lang daw siya magawa noon dahil mayor pa siya noong naglapit sa kanya yung mga Gokong Wei. Pero nung nagpresidente na siya, parang ibininta na ata yung lupa. Kaya wala na siyang ginawa. So yun lang. Complied na ako sa tawag ni former President Duterte kagabi. Parating ko na dito sa committee. So yun mga kaibigan, yung confirmation na talagang nangyayari itong land grabbing ng mga Tevez dyan sa Negros Oriental. At ito matindi mga kaibigan, kung kaya nilang gawin ito sa Gokong Wei, how much more dun sa maliliit na mga tao o mga mamamayan dyan sa Negros Oriental. Di ba? Na-pressure nila, biruin nyo, Gokong Wei. Nagreklamo to kay dating Mayor Rodrigo Duterte. Mayor pa lang daw siya noon nagreklamo. Wala siya magawa kasi mayor lang naman siya ng Davao eh. Pero kung nagreklamo yon ng presidente na siya, malamang napagsabihan niya itong mga Tevez. Pero hindi eh. Wala siya nagawa kasi mayor pa lang siya. Kaya wala. Ang nangyari dun sa sa lupa na nabili ng Gokong Wei, give up na lang nila. At hindi ko alam kung nabenta. Siguro kung binenta uli, siguro nabenta ito ng palugi. Siyempre, hindi naman ito bibilin nung iba kung nang mataas ang presyo. Kasi alam nga na nandyan yung mga Tevez. So siguro binenta ng Gokong Wei, mahal nabili, pero nung binenta ng palugi. Kasi kaysa naman mawala na sa kanila ng tuluyan yung lupa na binili nila sa mga Tevez. So, yun mga kaibigan, yung confirmation na talagang matitindi mga pet malu itong mga Tevez dyan sa Negros Oriental. Ito nga, sabi ng kababayan natin sa comment, mayaman pa naman yung mga Gokong Wei family. So, powerful talaga itong si Tevez. Walang kinakatakutan. So yun mga kaibigan, yung dahilan kung bakit nagalit daw si Presidente Rodrigo Duterte dito sa mga Tevez at hindi niya gusto yung mga ganong klaseng ginagawa ng mga Tevez dyan sa Negros Oriental. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligyan ang pala.